dyan ang apo mo. Eh, palagay mo, tagsampo rin. Asan sila ngayon? When are they? Kung tawagin. Ngayon, nagkalat sila sa mundo. E sini lang sila sa mundo, ibabaw na ito. Mga apo mo, pamangkin mo, apo sa tuon, nandito sa mundo. Tapos magpapatayan sila. Sila magkakamag-anak, magpapatayan. Walang kabuluhan. Totoo yun? Magkakamag-anak, nagpapatayan. Walang kabuluhan pa rin ang pagkasilang ng tao. Okay nyo? So yan ang hiwaga ng buhay na walang nakakalam. Dahil ako ay katuwang ng Diyos na maghayag ng halihim na ito. Kaya, kahit na mga propeta nung una, inayag na nila, pero wala na itindihan o saysayin ni Jesus sa mga ito. Kaya tinagurihan siyang bulaan at nagsisinungaling dahil hindi sila nilalam ang hiwaga ng buhay. So ngayon, dahil napakarami ang kamag-anak nyo, apo nyo, wala na sila, so dapat natin ibigin nating kapwa kaya na sarili natin. Amen? Amen. Dalawang nakalam nyo, karambo pala eh. Anak mo, ha? Nakarambuhay. Nakarambuhay, anak mo pala yan. Tapos kapit-bahay mo lang, mag-away pa kayo. Wala pagkabuluhan. So, ang utos ni Jesus ay ibigin ang kapwa gaya ng sarili. Di ba sa'yo? Mateo Kapitulo 22, talatang 37. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pang-unang utos. At ang pangalawang katulad dito ay ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nauwi ang buong kautusan at ang mga propeta. So, yung pag-ibig na yan, ang batas ni Kristo, kairali natin ngayon dahil yung sinabi lang kanina. Ibigin natin ang ating kapwa. Maging kaaway. Dahil yung kumaaway sa atin, kamag-anak natin yan na hindi natin alam. Amen? So, nararapat na ibigin natin lahat ng makasalanan dahil nandyan sila, makamag-anak natin, apo natin. Mahiwaga buhay, ano? Kamukha yung ibang bansa ngayon, papatayin sila. Alam niyo, sabi yung mga babae, hiyawan, oh my God! Oh my God! O bakit? Nandun na sa kamatayan eh, nabibigyan sa kamatayan eh, sa katatawag ng Diyos. Wala nang kamuluhan. Mamamatay sila at babalik pa rin sila sa lupa. At wala pa rin kamuluhan kung ang magulang mo ay hindi banal, hindi ka magiging banal. Kaya mapalad si Jesus na sumilang kay Birhen Maria. Dahil si Birhen Maria, aktibo sa paglilingkod at napalagin niya yung bata at kinapangan natin lahat. Yan ang hiwaga ng buhay. Dahil si Jesus ay siya si Abel nung panahon niya. Pinatay ni Cain na kanyang kapatid. So, yun ang pasimula ng karunungan. Magkapatid, magkaaway, magpatayan. Yun nangyari nung panahon una sa mga propeta, nagpapatay ng mga bansa, laban sa bansa. Dahil magkakamag-anak sila na hindi alam. So, yan ang hiwaga ng buhay na dapat nyong malaman para sa ganon. Gamitin natin ang ating talento sa katotohanan at kayo at ako ay katuwang ng Diyos sa pagpapalaganap ng kanyang salita. Di ba ganon? So, yung salita ng Diyos na hindi naniniwala ang mga tao, mamulat sa pamagitan natin kung maliwanag ang ating paghayag ng katotohanan. Ang katotohanan ay Biblia at ang Diyos ay katotohanan. Dahil yan ang sinabi ng Biblia. Ha? Sambayin mo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Kaya ang katotohanan, walang iba kundi ang Diyos. So, hayag natin ang Diyos sa katotohanan. Diba, basahin mo? Juan Kapitulo 4, talatang 22 hanggang 24. Sinasamba ninyo ang hindi nyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin. Sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na manalamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan.
sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Alright. Itong dalawang bagay na ipinagkaloob ng Diyos, ang Biblia, sabi kanila, di ba? Kapan na tipan at ang banal Espiritu ay binabaliwala na sa katauhan. Lalong-lalo na itong bagay na ito na sinabi ni Jesus. San Juan 14:21 at 6. San Juan Kapitulo 14, talatang 26. O, 16. At ako'y dadalangin sa Ama. Dali. 14:15-16. Ato nga po. Ay. Kung ako'y inyong iibig, ay tuparin ninyo ang aking mga utos. Ano po? 14:15. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin nyo ang aking mga utos. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo bibigyan niya ng ibang mga aliw upang siyang sumainyo magpakailanman sa makatwibagayang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man siya. Siya ay nakikilala ninyo sapagkat siya ay tumataan sa inyo at sasa inyo. Iyan ang binabanggit kanina, Panginoon. Yung Espiritu ng katotohanan na siya naghayag na katuwang ng Diyos at kayo raw ay naasahan ng Diyos, nakatuwang ko rin naman. So, bawat isa sa atin ay katuwang ng Diyos. Dahil ako yung una na hiniling ni Jesus sa Ama. Dahil si Jesus ay wala na. Ngayon, yung mga aliw na Espiritu Santo ay siya rin si Jesus at binabaliwala kaya katuwan. Kaya ako naging saksi ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Nagayon na kanina, di ba? Okay. Yung anak, Espiritu Santo, original, si San Miguel yan. Yan, original, nagkabahin ng tao, bulapan mo nung nalagin ng Diyos ang tao. Si Miguel, ang gabay ng lahat ng mga manampalataya hanggang ngayon. So, Ama, Anak, Espiritu Santo, si Miguel, katuwag natin lahat yan sa pagpapalagalan ng ating tungkulin. Amen. Hanggang dito lang. Yes, dahil pinaring niya sa akin kanina na binabaliwala niyo yung tungkulin niyo at yung tungkulin niyo ay kala niyo yun lang. Dagdagan pa din niyo raw para sa ganon. Malagay ka sa mataas na kalagayan sa langit. Dahil ang baitang na langit ay siyam na baitang. Tayo ang unang baitang, pangalawa dyan sa malawakan, dilim ang tumakip dyan. Ang dilim na tinutukoy Satanas, kaya ang Satanas ang sumasakop sa buong mundo. So kailangan maawi yung dilim na yan sa pamagitan natin. At yung pangatlo, yan ay malamig. Nakagiginaw na lamig yan, parang kang nasa yelo. Pagkatapos, sa ilalim ng pangapat, nandun na maliwanag at nandun si Amang Adan at inang iba tinapon. Labas ng kaharian. Dahil yung pintuan ng kaharian, pangapat, pinalabas sila, nandun sa ilalim. Bumaba rito, silang dalawa. Adan at Eva, ang sabi niya sa akin, nagsisisi sila dahil nagawa nila kasalanan. Ang sabi ko naman, basta tulungan niyo ako na may balik ang paraiso na nawalan ninyo at kayo babalik ko sa langit. So, yung pangako na yun, dinanggap sila ng Diyos, umuho sila eh. So, lahat sila kasama natin sa pagpapalagan ng katulad na diyan ang kasalanan nila nung una. Ngayon, nandun na sa langit sila. So, bawat nalipak sa langit, kailangan babalik sa Diyos. Yan ang turo ni Hari Solomon. 12:7. Ang Ecclesiastes. Kapitulo 12, talatang 7. At ang alabok ay mauwi sa lupa, gaya ng una. At ang diwa ay mababalik sa Diyos.
na nagbigay sa kanya. So, dahil ang malubok, siya itong katawan natin. At ang diwa natin ay yung espiritu natin. Kaya ang espiritu natin, ito ang kanyang damit. Kundi natin linisin ang damit na ito, madadamay yung kaluluwa. Tandaan nyo ah. So, kawawa naman yung kaluluwa. Kaya ang kaluluwa natin at ating katawan, magkaaway yan. Kaya kung minsan, hinihimatay ng tao, nawawala ng diwa dahil lumalabas yung kaluluwa, yung tinatawag na kumatos. Marami akong pinagaling na kumatos. Dahil nagtatampo yung kaluluwa doon sa katawan niyang laman na masuwayin sa Diyos. Gusto niyang iwanan. So, pinagsama ko ulit sila. At ewan ko, nagpatuloy sila doon sa aral na tinuro ko sa kanila. Dahil ang kaaway ng tao ay ang kanyang sariling katawan. So, labanan niyo ang pita ng laman para ang kaluluwa natin mabalik sa Diyos. Gaya ng una. Alright. Dahil yung katawan natin, yun ang sinabi ng Diyos kay inang lupa. Bigyan mo ko, alam mo. At nung inipan ng Diyos yung alabok, naging tao na. Ngayon, maraming sangkap ng ating katawan laman at lahat ng planeta ay nagbigay. At sino ang nagbigay ng ating puso? Si Hari Jupiter. O, sino nagbigay ng ating bituka? Si Madam Venus. Sino nagbigay ng ating lakas? Si Mercury. At si Haring Araw, kasi ang katawan natin, mayroong tinatawag na solar energy. Ang tawag dyan ay, anong tawag dito? Yung pampalakas sa katawan, yung sinang ng araw na buwaga. Solar energy. Solar energy. Kaya yung araw na yan, Haring Araw, siya nagbigay sa ating ang energy para malakas tayo. Alright. O sino nagbigay ng yung bato? Kidney, baga, atay, lahat sila ay may donasyon sa ating katawan. Kaya the gods themselves are the planets at sila naman ang gumagabay sa atin sa panahon natin. Get nyo? So sana itong hiwaga na ito na natuklasan ko, hinayag ko sa inyo dahil yun ang sinabi ng Diyos sa akin. Dahil itong karunungan na ito ay taglay ni Jesus at pinasa sa akin. Dahil si Jesus naman ngayon ay tinutulungan ko sa pagpapalagar ng Ebanghelyo at tuwang-tuwa siya. Kaya pinupuri niya ako sa araw nito at dinagdagan pa ako ng buhay para sa inyo. Amen? So, dahil marami pang tao hindi namulat sa katulungan. So, malaman lahat nila ito kung magtutulungan tayo. Dahil dito ako sa aking jurisdiction. Malolos, Bulacan, Maynila, kayo, Cavite, kayo, kung sino na-assign sa kanyang lugar, pagbutiin nyo ang tungkulin nyo. Dahil yan ay magtatamo tayo ng kapighatian, paghirap. Pero pagtapos natin yan, buhay na walang gaan, wala ng paghirap. Okay? Sana maunungan nyo ito. Kaya pinagdidiwang natin ang Panginoon ng araw na ito dahil birthday niya. Siya rin ang pagsilang ko sa Espiritu at kayo rin ang may sisilang sa araw nito. Kaya hinihiling natin na sakupin natin lahat ng bansa. Babalin natin sila ng pamalong bakal. Ano yung pamalong bakal? Ito, pada, salitang matatalim. Huwag nang gatas-gatas kasi gatas-gatas yun. Praise the Lord! Hallelujah! Gatas lang yun. Basahin po natin. Basahin mo. Awit, Kapitulo 2, Talatang 6 hanggang 10. Gayunman, ligay ko ang aking hari sa aking banal na bundok ng Sion. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Humingi ka sa akin at ibibigay ko sa iyo ang mga bansa na iyong pinakamana. At ang mga pinakadulong bahagi ng lupa ay iyong pinakaari. Sila iyong babalingin ng isang pamalong bakal. Iyong dudurugin sila ng parang isang sisidla na magpapalyok.
Ngayon nga'y magpakapantas kayo o kayong mga hari. Mga tuto kayo, kayong mahukom sa lupa. Ang tinutubo yan, yung mga namumuno sa mga bansa at sa mga judges na mali-mali ang kanilang pasya. Kaya nagkagulo ang daigdig dahil ang hustisya walang ngipin. Alright, so itinuturo sa atin na gumawa ng hustisya. Ayan na, simbolo natin ito ha. Timbangan. So alam ninyo, manimbang. Dahil lang sabi ng Panginoon, iligtas ang dapat iligtas. Patayin ang dapat patayin. Ano tamay sa 12? Sige, basahin. Hagkan ninyo ang anak, baka magalit siya. At kayo'y mga pahamak sa daan, alright, sapagkat ang kanyang puot ay madaling mag-alab. Mapapalad ang nangangalong sa kanya. Oh, yan ang original na si Jesus. Kaya hagkan natin siya ng banal na halik. Ano yung banal na halik? Hindi nyo alam. Yun, halik kayo. Yan ang banal na halik. Yung welcome kayo lahat. Wala kayong sisinuhin. Kay mahirap, kay mayaman, wala kayong itataging tao. Hindi ba yung sabi kanina? Kay mayaman, kay mahirap, kay tarantado, kay bugok, tanggapin nyo. Ano mang relihiyon na mali-mali, tanggapin ninyo. Turuan nyo sila na matuwid na aral ng Diyos para mabulat sila sa katotohanan dahil sila ay kapatid din natin ng nakaraang mga panahon. Amen? Get you? So, anong oras na? 12. Ay na. Alam ko, nagugutom na kayo. Dahil kumukulo na rin kitang ko. Kumain na tayo. Break time muna. Break time po. Mag-apon po yung ano natin, ha? Break time muna.